Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking maliit na bahay. At maraming salamat din sa mga nanonood. Kasi ang ating video ay tungkol ito sa mga politiko at tungkol ito sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas, na lalong naghihirap ang mga tao dahil sa mga leaders na mga may kanya-kanyang pansariling interest na hindi iniisip, isinasaalang-alang ang mga tao na parang wala na silang respeto. So, kahapon, nagkaroon ng budget meeting at nakita natin na wala doon si BP Sara. So, sa halip na nagpunta siya ng hearing, doon siya nagpa-interview. So, may nag-interview sa kanya, may nakita ko doon taga UNTV at merong sinasabi na lang isiminay. So, isiniwalat niya doon ang tungkol sa dalawang tao na si Martin Romualdez na siyang Speaker of the House at saka si Zaldik. So ngayon, kumakalat na kung anong klaseng pagkatao ni Zaldico, but still siya ay tumatanggi. So yung paratang ni BP Presidente Sara Duterte na ang House of Appropriation or ang budget na kahit anong gawin pa niya pagsagot sa mga tanong ay walang ibang humahawak kundi ang dalawang yun. So kung mapag-alaman natin na magkaalyado itong sila, Martin Romualdez at ang iba sa mga congressman dyan ay mga kaibigan niya at nasa linya nung sila ay kumandidato ng 2022. So talagang napaka mga ahas, mga manggagamit. Tapos yung in-expose ni Inday Sara, pinabulaanan kaagad ni Zaldico na ang isinali pa niya yung pagka-presidente ni Presidente Duterte na bogus, budol, hindi totoo yung kanilang war on drugs. Hindi totoo na maraming ang namatay. At saka nung panahon, in fairness, sa panahon ni Duterte, maganda ang palakad, maganda ang Pilipinas. Yung nagre-reklamo nun, yung may mga related drugs na problema lang. Kasi ang inisip ng presidente naman dati, ako bilang isang OFW, talagang nung time niya, ay proud na proud ako na maging isang Pilipino. Unang-una, marami siyang ginawa para sa mga OFWs. Tapos sasabihin na walang nagawa, budol ang kanyang pamalakad. Hindi po yan totoo. Kaming mga OFWs ay magpapatunay niyan. Una dyan, ang aming passport. So sa halip na every 4 years, kasi 5 years yung validity, pero before that, dapat na kami mag-renew. Sa halip na mag-renew kami na within 4 years, hindi, kasi ginawa niyang 10 years. So, diba, nakatipid na kami doon. So, nakatipid kami sa pagpunta sa embassy, nakatipid kami sa paggastos, at saka ang pangalawa, ang lisensya namin bilang isang mga guro. Nung una ay 3 years lang, pero ngayon ay naging 5 na. At saka yung driver's license. Marami po siyang nagawa, as in marami. At saka nung kumandidato itong si BBM, marami siyang promise na kunyari tutulungan yung mga OFWs. Tapos dito sa amin walang polo, lalagyan na ng polo, pero hindi nangyari hanggang ngayon. So yun ang kanya mga pangako sa amin ng mga OFWs na hindi, walang nangyari. At pag may nangyari dito mga sakuna or whatever, walang tumutulong sa amin. Yung embassy ang bagal, grabe. So, yun na nga, may budget hearing, tapos vice presidente yun. So, itong si Zaldico ay wala din tong tinatawag na amor sa kanya sarili. Ang grabe na yung amats niya. At saka itong si Martin Romualdez. Imagine, kaalyado mo, kayunitin mo, kung nung una ay ang Duterte ay nasa harapan at yung kayo mag-asawa, nasa likod lang kayo. Ngayon, kayo na ang frontal. Akala nyo kung sino na kayo. O sino nga? Alam mo, ito si Martin, pamangkin to ni Kukoy Romualdez. Inaalala ko yun kasi taga Region 8 po ako. At saka alam na alam ko yung pamalakad dun. Kasi nung nangyari yung mga diktador-diktador niyan, yung pamahala ng tatay ni BBM, ay nandun yun. At meron na akong tinatawag dito na I know. At meron na rin akong naririnig. At alam ko na din kahit bata pa ako noon. Ngayon, bata pa rin na, diba, Char? So, ito nga. Sinasabi nila na mali, hindi tama yung ginagawa na ni Sara Duterte kasi hindi siya sumagot, bobo, ganyan. Sino ang bobo ngayon? Dahil ngayon ay inilabas. So, pinabulaanan na hindi totoo. So, pakinggan natin kung ano ang sabi ni Ting Lacson. Kilala niyo si Ting Lacson, diba? Isa siyang senador, isa siyang general na nagtago din noon sa batas. Tapos, kukontrahin niyo yung mga nagtago
nagtago sa batas na may mga kasalanan o mga suspect pa lang, huwag natin kontrahin. Dapat guilty muna sila bago natin kontrahin. Kasi siya, nagtago din siya. Sabi niya, okay lang magtago kasi nga suspect pa lang naman siya. O kung nagtago si Kibuloy, di suspect pa rin, okay lang yun. O sige, pakinggan na natin kung ano masasabi niya tungkol dun sa insertion of budget. So yung pinag-usapan sa plenary, yung pinag-usapan dun sa hearing, halimbawa 10 billion, tapos pag nandun na pala, final na magdidesisyon ang dalawang kumag na yan, na Zaldico na corrupt, na mayroong project doon sa Leyte na sinira yung Cancabato Bay sa Tacloban, na how many years na ngayon sila lang gusto nilang butasin, gagawa nila ng kalsada para daw ano, mapadali ang pagbiyahe. E paano niyan dyan? Protected nga yan, maritime ng Tacloban, ng Region 8. E kasi sila ang may hawak ngayon, sila yung naghahari-harian. Okay, pakinggan natin kung ano ang kanilang pinag-usapan. Oh, kinig kayo dyan, ha? Yun nga, nahinto sa ganun at naging magkaroon ng balitagpapan. Pero pareho sila tama dun na i-honor yung time-honored tradition. Pero at the same time, hindi rin pwedeng tigilan kung sino man ang miyembro na gusto magtanong. Okay. Senator Ping, no, kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, 'di ba? Kayo nga talaga yung nagbabantay ng ating kaban. Sentinel. Oo. Now, my question is, yung inaakusa po ni VP Sara po na ginawang padding from 5 billion, humingi ng 10, naging 15, tapos po sa Gaal lumabas po na 24, tapos napunta, kumbaga there were so many numbers, that were thrown in. Is that really possible po? With yung in-approve po na Office of the President dun sa GAA, pero pag lumabas pa daw dun sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd. Tapos, na kumbaga, ginamble-jumble para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po kakantiga, scrutinize kinig po ng budget po. Possible ba? Maybe yung nire-refer mo yung NEP, yung National Expenditure Program, also known as yung President's Budget. Kasi pag sinubit yan ng Office of the President within 90 days or 30 days after makapag-sona yung budget, talaga bubusisiin yan. Mababago talaga yung ilat siya ng budget. Kasi billion measure yun See? Ang nangyayari, yung nababago sa NEP pa lang, National Expenditure Program, pagka nilabas yung tinatawag na Dollar for Precious Bill, ang tawag namin doon. Dapat yun, nawala. Senator B. Nawala si Senator. Dito tayo. Na Senado at saka version ng lower house. Ire-reconcile lang yun. Pero nangyayari, nag-i-introduce na mga panibagong mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Kung labas ito doon sa, alimbawa, hindi naman nagdi-disagree kung provision sa House, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin yun. Pero nangyayari sa bahay-kam, pati yung... Okay. So, sinabi ni Ping Lacson na kapag tapos ng mahiring, tapos na, na-approve na doon sa lower house, yung kanilang ginawa kahapon, kung in-approve na doon yung budget para sa isang departamento or kahit kanino sa kanila, dapat ay hindi na raw uulitin, hindi na babaguhin. Kasi yung napagkasunduan na ganito, ganyan, 1.2 billion gusto namin, ang nangyayari daw, nagkakaroon ng insertion. So, pwede pa pala itong mabago na walang alam yung isang nag-propose niyan, kagaya kay VP Sara. O ito, patuloy natin. Ito yung pinakikialaman na. Pinakikialam. Ilan lang naman yun, hindi na yung plenaryo. See? Ilan lang. Yung pigusa sa plenary, buong, buong house yun. Buong, buong kongreso, buong senado. Pagdating sa bycam, mga 15 lang yun mga representatives. See? Pero nababagon. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng bycam. At napaubaya na parang binibigyan ng authority ng members ng bycam, both houses, yung chairman ng appropriations. Tika muna. Sino? Sino? Chairman ng appropriation. Sino ang chairman ng appropriation? Diba si Zaldico? Si Zaldico na may-ari ng Causeway na isang, tawag nito, contract tour ng mga kalsada na siyang nagpapayo sa buong Pilipinas. O, sino? Sino? Sino ka dyan? Okay. As committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. Dalawa na lang. At yung siguro kung iba yung mga kalya doon lang. Dalawa na lang. At sa mga naging practice,
Natapos na yung bicameral practice conference. Practice na, practice. Kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral conference committee na output, ano, babalik yan sa both houses, iraratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro, majority, na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enroll bill na, na-ratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang ops, ano, ops, see, na-ratify na, naging bill na, pag-print, pwede pang ulitin, o diba, computer, o diba, so, yung mga nagsasabi na mga bangag dyan na nagsisingot ng pulburon, sinasabi niyo na mali si Sarah, bubo si Sarah. Bakit doon i-expose? Eh sinabi na, naging kaugalian. So, ibig sabihin, si VP Sarah at yung mga previous na mga VP at yung previous na mga secretaries, may ganerns. May ganerns. Kasi nakaugalian na eh. Sabi niya, hindi lang ganun. So, ngayon, si VP Sarah lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Okay. Hindi na po pwede, pero ginagawa pa rin yun. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion at 29 plus billion na nabago doon sa pag-enroll sa enrolled bill. So, hindi ko naman makonfirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Okay. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo noon, na may nakita kami 1 billion pesos na binago doon sa enrolled bill. Yan ginawa ni Senate President. Hindi, nung pinirma niya yung masisisi naman yung Senado na nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. So, nung pinirma niya, nandiyan niya ng qualification na ang pinipirmahan ko lamang yung ratify namin sa floor. Hindi See? Kasama yung 75 billion na yan. At mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya, hindi lamang See? 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasilip pa silang ibang halaga na hindi kasama doon sa na-ratify ng both houses. So, yun ang nangyayari sa, yun ang naging kalakaran. Parang hindi na maayos yung pagpapatupad ng ating General Appropriations Act. Oo nga. Pagkatapos ng masusunod. Okay. So, see? Kita niyo na? Tama si VP President Sarah Duterte sa kanyang isiniwalat. Tama. O, tingnan niyo. So, ano masasabi niyo dyan? Mga bangag ng mga pulburonek, mga tabaloslosik, mga taga-sunod ni Dayunior. Ala, idol ko pa naman to si Dayunior dati. Ipinaglalaban ko talaga to sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan na ganto-ganyan. Kasi iniisip ko magbabago talaga siya. So, wala. Imagine, mas mabuti yung previous kasi si President Duterte ay binito niya. Ibig sabihin niya pinirmahan kasi bakit merong sumubra na yung pinag-usapan doon sa lower house, doon sa plenary ay hindi kagaya nung naiprint na. Vat ganon. So, ganon yung si Sarah. Kasi si Sarah ayaw niya maging instrumento ng corruption. Tapos sasabihin niyo 125 million inahanap yung confidential funds. Ipaano yung 5 billion na in-insert doon sa budget ng Department of Education. O, diba? Kaya siya nag-resign. So, anong gusto niyo? Mag-resign din siya ka VP Presidente para ipagpatuloy yung ganong. Tayo mga tax. Mga taxpayers, wala eh. So, anong masasabi nyo dyan? So, yun lang po, hindi nagsisinungaling ang VP Presidente Babush.